Right, kamera. Sir, sakit-sakit sir. Okay, good morning everyone. Ada kita pada Sir, what we count on company can speak of 25. I said K and Sir, Michael Tanson Seco and Doctor. So hindi ano kita maunahan mga ano, ang mga tahuran ng mga officials or mga founder talaga ang kaupo ng mga nagpagaan founder ng Kamalik at Kusik. Sir, good morning po. Paano ba sir na ang Kamalik at Kusik katalogan sa mga actually, maharapan niya ako binabura ng kapatitigangan pero hiratan niya ako dito ng mga pamulo kaya therefore si kay pamulang doon na naging usahan mga gumindyok ng mga pioneers. So, I'm on Vice President for Finance at yung mga kamaton. Sir Michael Tansiko. Yes, good morning. Yes, sir, good morning, sir. Good day ang background. Background ng Kabalikat, isa natin ang national. Hindi ang Kabalikat City Kong, isa national organization. Actually, we deliver si training chapter abroad. So, it is founded in 1993 by Sir Gil De La Torre, 1001. One ito niya, Investigator 3, Ha, Ombudsman. Pero yan ang mga panahon, retired na niya. And, naglilibot na yan sa mga Pilipinas. Ng mga chapter sa Kabalikat City Kong. So, since 1993, hindi nga Kabalikat City Kong before, one year, nakitiya as a radio group to assist natin iba-ibang government agencies para doon pwedeng assistance sa natin may hatan. And now, nag-upgrade na kita. So, more on mga rescue, mga sa ganito, kay partner man ng iba't natin ang iba, na BMP, BMP, and other organizations, government agencies. And ang Katbalogan naman, na founded din ni Sir Engineer Bundaya. So ito, isa ko yung area equipment engineer Habangulong during that time. Sundalo? Engineer. DPWH po. Way back in 1998. So, from our humble beginnings then, nag-umpisa kita ha, Kwandaan ay 3 sila kaming members. Then, nag-launching kami October 3, 1998, namon major activity before. 1998? 1998, October 3. Then, during that time, timing man nga nag-host kita hin. Nakalakanhin nga group, 1998? 1998, regional squad meet. During that time, so nag-volunteeran Kabalikat para usaliwat iyang way nga para ma-introduce ang grupo dito sa Katbalogan. Okay. So, 99. Up to now, kuha naman kita. Nag-agree na kita ito. Meron na yung mga rescue. Actually, meron na meeting sa isang government. Ito natin yung mga kandidat. Kung sa PNP naman, and kung ha DSWD na kung maghihabon kita itong mga relief operations na bulit kita ito pag-assist. So kung ano pa kung ano LGU, Provincial Government and City Government of Katbalogan, nakakuan kita ito. Nasuporta kita rin mas sa kaubayan lahat ng community. Well said. Well said sir ha. Believe ako, believe na maaraw ka ng background talaga sa history. Sir Tenten, ini ano ang pinaka most challenging part han do for 23 years na you have been here and there siguro kung ano yun hinunong duman Sir Jujen kasi ini waray pa ko inin waray diri pa ko rider diri pa ko grupuhan alert Philippines at Sabado yung mga group ng safe organization inin sige natin pinasupaso at tumatay sir. As member ng Kabalikat, anong mga pinaka biggest challenge nito? Ako, pag-apin ako ninyo grupo ko mo usang pioneer ang Kabalikat 265 Katbalogan chapter, nakita ko nga ang challenge good una ang paghatag ang aton oras para ang aton ikasitaw. As yawa doon unang ako nakita nga baga ginagawin ang challenge para sa aton. Kaduha, ang kusog
ani ka tulo kasi taramuson ka mo eh. Come on, kung may mga disaster kamo gitatawagan, may mga tree planting kamo gitapanunak, panlimpit kalsada dagat kamo ani ka tululot na kung nga personal yung nasa, nakita nga challenge is and financial namon nga bari kami swildo pero sa ito higang hihapon namon talaga gusti na panalingo makahatag nga kung guti ay nga bulik nga to financial kanato mga ikasitaw so sa ito tulong mo mga tulungan mo dahil yung mga kamot yung mga bulik oray kami din araw at iba kundi haamong gihapong kalugaringon kalugaringon na oras kalugaringon nga sakripisyo at among kusok nga pati financial, higing gigawas naman, makabulig na anaton ikasi tao din at palugan. Sir Romel, Doctor, how about this, sir? Ano ang pinakabing challenge para ito pa? Siguro, ano ang biggest challenge na ito po, at time na, naabot na mga rescue operations, hindi ba? Nasa sacrifice yung state niya, ato kay Kiyo Balay, unahon yung mga pamilya, pero you have to go out, pagawas ka dito para mabulingan at ito ng mga tao, mas nanginanggan ang pero insisering namon nga sana kita gumawas siguraduha ta nga safety liwat in atong pamilya kay may dahat po usang kaso nga may dahat usang 41 nga imbayaan niya dito ni Erbalay pagbalik niya waray na niya balay tungod lang pagbulig nga doon ibang mga tao so gan hito kakusog kiya oo naidara niya balay so nasa na kung dapat mag-safety anay muna na atong kalugaringon na atong pamilya sana kita gumawas liwat and usay itong mga butang nga tubiya na nagpapabilin nga nagtitika ko. Alright. Sir Michael, relationship wise sa group, pag may mga I understand, kada mo na mas split, dyan na ibang mga leaders ni yung core group nga nanhingal to ibang mga civic organization. Siyempre, ang grupo, habang lumalaki tayo, nagkakapitan din ng mga konting problema. Especially sa financial matters. So, yun nga, na-mention mo kanina, meron ng mga, like, ilang grupo na yung, ilang faction na yung lumabas. Kamuan na kadamo. Ilang faction na yung... Mga anak ng mga ibang mga civic organization, di ba? Mga split-split. Mga anak na lang. Ikaw ang kahera, ha? Kapalikat si Bicom. Siguro, hindi lang kami nagkakasundo sa mga prinsipyo namin. Pero ang namon target is to help the community. So, nagkuhan na lang sila. Yung management mo siguro, hindi nila feel yung administration natin. So, umaabot sa point talaga na lumalabas ng grupo. Dito naman sa loob, pinapasalamatan natin yung mga members natin mula noon hanggang ngayon, pati yung mga bago na umiintindi sa atin. Kasi tao lang din naman tayo, hindi naman perfect yung leadership natin. Shall we have breakfast together?